magandang hapon ulit sa inyo. Ngayon, para po sa mga household, para ito sa mga household, itong lecture kong ito, para po ito sa inyo. O kahit hindi mga household, o sa mga taong bahay na hindi makahanap ng aircon technician cleaning, yung mga naglilinis dahil busy sila pagka-araw ng summer, kasi marami silang pinupuntahan, marami silang nililinis. Pero kung kaya nyo naman linisin, pwede nyo na po itong gawin. Eh, ito ang tip. Sa mga window type, pwede nyo tanggalin yun, yung cover. Ito. Itong cover na to. So, pakingatan nyo lang na matanggal yung, pakingatan nyo lang na huwag masisira yung cover. Eh, ito yung cover. Sa harapan ng aircon, window type. So, tatanggalin nyo lang yung cover. Ito. May kita kayong filter. Filter screen. Ito yun. Itong filter screen, dumudumi ito sa loob lamang ng depende. Depende pala. Dumudumi ang filter screen depende sa lugar kung saan nakalagay ang aircon. Halimbawa, sa highway. Ito, mas mabilis ang dumumi sa loob ng 2 linggo. Pero kung ang aircon nyo naman o ang bahay ninyo ay malayo sa highway, mga 1 buwan, medyo may alikabok na to. So ito, pwede nyo itong linisin sa gripo. Sa gripo lang. Sabon, saka basahan. Huwag nyo braprasin. Kasi oras na itong brasin ninyo, pag binaras ninyo ito, masisira ito. Itong telang to. Basahan lang. Running water. Dun nyo isakto sa running water para matanggal yung bagay alikabok. O kaya, bago nyo siya basain, palisan nyo muna siya ng paintbrush para matanggal yung ibang alikabok. I-paintbrush nyo muna o kaya basahan para matanggal yung kapal ng alikabok. Tapos saka nyo siya basain at hugasan. At tapos nyo itong hugasan, huwag nyo po itong iwawagwag. Hindi po ang wagwag na ganito. Huwag pong ganon. Kasi masisira po ito o kaya ihataw sa upuan. O kaya dun sa pwedeng ihataw. O kaya ihataw nyo sa taong inis kayo. Hindi, wag. Huwag nyong gawin. Ha? So, huwag nyong ihataw ito. Kasi pag iwaras na ito, hinataw nyo, bulad na ito, nakikita nyo, ayan. Ayan po. Sira na. Unti-unti po ito masisira. Kung yun ay ginagawa ninyo yung paghataw na ganyan, masisira po ito. Mga ilang buwan lang, may mga crack na yan. Gagawin nyo lang para matuyo, basahan. Basahan lang. O kaya, tawel. Yan yung takpan ng tawel. Pwede naman nung yung tawel na nasa labahan na. Pwede naman nung yun. Kasi nasprayan mo na lang ng antibacterial. Kayo yun. Ito naman o. Hindi nyo ito basta-basta matatanggal kong cover na to. Kasi number one, sa mga household po, ito po para sa inyo po ha, sa mga household. Sa mga technician na rin. Na bago. Bago lang mag-cleaning. Yung mga binibinyagan. Bago kayo mag-cleaning, o gusto nyo tanggalin yung cover, ito, yung cover na to, silipin nyo muna kung asan yung mga pinaglalagyan ng tornilyo. Yan po. Kakapain nyo yan. Okay? Kakapain at sisilipin kung asan yung tornilyohan. Tapos yan dito sa loob. Yan sa loob. Okay? So, ito yun, filter. Aircon filter ng indoor. So, tatanggalin nyo yan. Tatanggal. Siyempre, yan. Ganun lang naman kasimple yan. Tatanggalin nyo muna to. Pagtanggal na ito, saka nyo naman silipin kung meron pa itong indoor itong nakalagay.
bago nyo tanggalin itong cover. Okay? Bago nyo tanggalin yung cover, silipin nyo kung may tornillo rito nakalagay. Para to sa mga household, ha, pwede nyo linisin itong cover lang. Okay? Yung cover lang. Tapos yan, pwede nyo ito. Itong evaporator, kung nakita nyo medyo madumi lang konti, pwede nyo siyang gamitan ng paint brush o yung sipilyo. Yung malambot lang na, yung malambot lang yung bristles. Okay? Pwede nyo siyang brushin pababa o tanggalin yung mga konting alikabok. Okay? Tanggalin yun. Okay. Ito naman ang ano. Kung napansin ninyo, ang aircon ninyo ay sobrang nandumi. Yung evaporator, nilinis yung filter, hindi pa rin siya lumalamig. May lamig na nararanasan pero hindi masyado malamig. Silipin nyo po yung evaporator kung masyado na marumi. Yung dumi na parang maitim na siya na nagsasama-sama na. Yung itim na halos hindi mo na nakikita yung pins. Huwag nyo na hong tangkain, nalinisin yon. Sa mga household po ito, ha, yung mga may-ari ng bahay, yung mga katulong. Pag napansin nyo na marumi na, huwag nyo siyang tangkain na linisin. Sa halip, tumawag na po kayo ng lisensyadong technician yung maglilinis para linisin po ang inyong aircon. Yun po yung tip ko po sa inyo, huwag nyong pahangasin na linisin mag-isa. Kasi pag oras na malinis po ninyo yan, na kayo maglilinis ng pusa, ang number one na mababasa po ninyo dyan, eh itong electronic parts na to. Ito, delikado po ito. Oras na ito magbasa ninyo, magpukurong po ng spark po yan. At maaaring masira ang inyong aircon. Okay? Ipaubaya nyo na lang po sa mga aircon technician ng paglinis ang full general cleaning ng air condition unit po ninyo. Warning ko lang po sa inyo to, ha, sa mga household, huwag nyo na pong tangkain pang linisin na kayo lang ho mag-isa. Tumawag na ho kayo ng esensyadong technician, ng aircon technician para maglinis po ng inyong unit. Para maiwasan po natin ang pagkasira ng inyong unit ng air conditioning at kung ano pa ng refrigerator, mga appliances ninyo, huwag nyo na akong subukan na pag-aralan mag-isa. Salit, tumawag po tayo ng esensyadong technician. Salamat po. Hanggang sa muli. Ingat po. Magpapatuloy pa po ang mga tips na to at mga konting knowledge sa air conditioning sa channel ko po. Subscribe lang po palagi. Ingat-ingat at God bless.